guys, welcome back sa ating channel. Ayun si Japo. Busy. But busy. Busy highway. Dito kami sa main north side ng Saskatoon, guys, kasi meron tayong pupuntahan. And then, ang ganda na ng panahon, pero medyo may kurot pa yung lamig. Malamig nga lang. Oo, malamig pa, no? Pero sa ibang part daw ng Canada, nag-snow pa. Nakita ko sa TikTok kanina, may mga ibang part ng like, I think Alberta yata, or PEI, nag-snow. One hour later. So kakafile lang namin, guys, ng ano namin, income tax dito sa pinagfile lang namin last year. Shoutout pala kay na ate, hindi ko na nakuha yung name. Dami rin kasi nilang ano, may client today kasi tax season. So hindi mo saya si Jeffrey? Masaya. Owing siya ng 700. Magano rin yun sa ano, ah, sa ewan ko magkano, basta ilalagay na lang namin sa screen kung magkano yun in Philippine peso. So ayun na nga, guys, nagkautang pa tayo sa gobyerno. Ano, nag-aano naman tayo, sumusunod naman tayo, hindi naman tayo nag-aano, nag-exceed. Pag nag-overtime kasi siya, hindi ko na siya pinapa-exceed. Eh baka kasi sobra yung ano mo, no, overtime mo. Kasi may certain portion ka dapat, guys, eh, dito sa Canada. So ayun na nga, guys, hindi natutuwa si Jeff ngayon. 700. Nakautang pa kami sa gobyerno. Ayan, ganun talaga, guys, pag ano, OT ng OT kasi to, eh. Take note, guys, ha, wala siyang double job, ha? Hindi siya nag-double job. Double job yun. Kung double job ako, baka libo na yun. Kaya nga, my God, 700. So, ayun, guys, na-share lang namin sa inyo ang kinahinat na ng aming, ano ngayon, ng aming ganap ngayon. So, ayun nga, guys, kapag ano, magpa-file kayo ng taxes, talagang kailangan i-prepare niyo yung mga income like T4, and then kung may mga receipt kayo for your medicals na ano, i-claim lahat ng mga receipt niyo. So yun, kailangan niyo i-prepare yun prior to coming here. Kasi ako nakalimutan ko pa yung parang isa pang file ko na kailangan ko palang i-print. Pinakita ko na lang sa kanya. Graduate retention program. Graduate retention program. Nagkamali ako dun, guys, kasi hindi ko siya kinilame last year. So ang ginawa niya, inopen niya ulit. Akala ko pwedeng i-add na lang this year. So ang ginawa niya, kailangan daw i-adjust yung last year para ma-claim yun. Otherwise, hindi daw babayaran ng CRA. So ang ginawa niya, inopen niya ulit yung file ko last year. In-adjust niya yun para nagkaroon lang ako ng 300 dun. Parang meron akong refund na 300, yun. Nagkaroon ka pa ng 300. Oo. Tapos, ayun nga, nagbayad akong extra $60, guys, for that. Kasi hindi daw pwedeng i-add yun for this year. Kailangan last year. Kasi last year nga ako graduate, guys. Ay, hindi. 2022 ako graduate. Pero yung claiming ng tax doon for 2023. Pero nga, nakalimutan ko yung tax certificate from Saskatchewan Government Student Portal. Basta yung sa Saskatchewan, ano? Student something, nakalimutan ko. Basta yung ano doon, ang tawag doon, yung graduate retention program. Wherein, guys, na share ko na to sa inyo, guys, before, eh. Kapag nakatapos ka dito ng post-secondary education or yung parang bachelor's degree, ganyan. Basta any kind of education, pag nakatapos ka, pwede ka makapag-avail nun. Yun yung parang benefits here in Saskatchewan. Na kapag nag-stay ka after your graduation,
makukuha mo yun, yun. Parang ganun eh. Yun ang pagkakaintindi ko dun sa graduate retention program. Basta after you graduate, yan. And then magpa-file ka ng tax. Tapos, i-claim mo siya. Yun, may makukuha ka from the government. So, depende kung gaano katagal yung program mo. For example, bachelor's degree yan, since medyo malaki yung ano mo, yung program mo, mahal yung binayaran mong tuition, malaki din yung makukuha mo. Malaking babalik. Pero kung 1 year, 2 years, medyo mababa lang. Ano, $20 per document yun, guys, ha. So, depende kung ilang income taxes yung ilalagay nyo. Kung halimbawa, double job kayo, triple job, tapos may mga receipts pa kayo, i-add nyo yun. Tapos, yun yung maging total na babayaran nyo. Hindi pa ako confident, guys, na gumawa. Yung parang mag, ano, do it yourself. Sabi daw nila, madali lang daw eh. Pero hindi ko pa na-try. Kasi, first time din namin mag-ano sa YouTube, yung ilalagay yung income namin sa YouTube. Guys, yun naman malaking income namin, pero kailangan siyang i-declare. Alam mo naman dito sa Canada. Ha? Oo. So, kapag meron ka palang small YouTube account, kailangan mo mag-fill out ng ano, ano nga yun, Tito something. Sinerch ko lang din eh sa CRA. Wait lang, titingnan ko. Para may idea rin yung ibang ano natin dito. Ito, T2125. Yun, i-download nyo lang yan guys sa CRA. Tapos, papadalhan kayo ng ano, ng tax form ng YouTube. Yan. Pero, wala naman naka-indicate na ano, sa, parang nakalagay lang yung information nyo. Parang katulad sa atin, parang ang equivalent sa atin ay T4. Yeah. Hindi T4, parang taxes, ganyan. Kasi parang sa ano to eh. Since yung Google nga sa US, yan parang tax form na lang, ganyan. Ayun guys, na-share lang namin sa inyo ang aming ano, ang aming experience sa pag-file ng tax. Although na-vlog na namin to last year eh. So guys, hindi ko na-explain kanina pala about dun sa sinabi ko na dun sa YouTube. Siyempre, kailangan na-monetize na yung channel nyo. Meron na kayong earnings para include nyo siya dun sa inyong income tax filing. So, dun sa ano, sa... Dun nga sa, tawag dito, sa T2125 na ano form from the CRA, ilalagay nyo rin dun yung total ng na yung na-earn nyo sa YouTube. Tapos, kung ano yung mga expenses nyo, pwede nyo i-claim yun while, ano, yung mga expenses na na-incur while you are doing vlogging, ganyan. So, ayun guys, na-share ko lang para sa ibang kababayan natin dito na taga Canada at may small YouTuber, at least may idea kayo. Kaya hindi ko rin siya, ano guys eh, talagang inaral. Dahil nga, anong tawag dito? Parang ang daming pasikot-sikot dun sa pag ano, pag-file. So, hopefully next year, i-aaralin ko na siya para kahit paano kami ni mag-ano. Natatakot kasi ako mag-ano. Parang hindi ako confident, baka mamaya mamali yung enter ko doon, magkaroon kami ng malaking owing, no? Masasabi mo? Owing naman. So kaya, mas okay na mag-vibe ka na, at least alam mong professional yung gumagawa, di ba? So far naman guys, dun sa pinupuntahan namin, wala naman kami naging problem. Hindi naman kami pinadalhan ng CRA na kailangan namin ng reassessment, ganyan. Yun lang, kailangan lang siyang, yun sa akin kasi, kailangan siyang i-reassess dahil nga, sabi niya, hindi daw ako babayaran kung hindi ko i-add yung, ano na yun, yung certificate na yun, yung retention nga. Dun sa last year, kasi last year ko pa yun kinlaim. Pero okay lang, nagkaroon naman ako ng ano, 300 refund, no? Pero versus dun sa'yo, 700. So hanggang dito lang itong ating vlog, guys. Thank you sa lahat ng mga nagla-like, nagsasubscribe, and nagko-comment sa ating channel. Please like and subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. And we'll be seeing you po sa ating next vlog. Ingat po tayo lahat. Bye!